Saka mga kautol, ang totoo niya, i-reveal ko na. Ako po yung talagang tatay nila. Pagkaiba lang po sila ng nanay. Ito po yung panganay ko, mga kautol. Si Guillermo ang pangalan yan. Kasi medyo matagal na rin hindi po nung pander ito eh. Baka ang dali ko talagang mag-ayos ito. Yun lang. Mag-gasolin na. Hello, Luwa. Hello, Puriya Buyag. Ha? Kamusta ng mga mga baby mo? Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So ang laki. Alright yun mga kautol, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kaya nga po hindi kami natuloy kay Paring Kanoy no ngayong araw sa pagpunta doon dahil meron nga po kaming iniantay na bisita na walang iba yung masugid na taga-suporta ng Team Kapanalig at syempre isa po sa aming sponsor rin po no. Walang iba kundi si Sir Robert no. Andito. Hello, si Sir Robert. Matagal na panahon no. Bago nakababa si Sir Robert dito. Mga kautol, galing pa ako doon sa kabilang kubo nila. Wala pa sila dito. Talagang masugid na talaga ako. Solid na talaga ako. Hanggang sa bumaba na dito na nga sila inaabutan ng bagyo pagka nung wala pang bahay dito ang dako nung abutan sila ng pang gabi. Opo. Bigla akong nag-evacuate gano'n. Lahat, mga kautol, wala akong pinalalampas. Talagang makakatuwa naman na for the first time na nakarating ako dito. At lalo dito kay kautol, napaka-soft-spoken itong taong ito. Bagamat parehas silang magkahugis ni Kapanalig na parehas sa isimadang parang malas ang isimada. Yung hugis ng muka. Nakakatuwa naman yung ang gagaling nila. Magkaiba sila ng karakter mga kautol. Yung isa talagang si kautol pang pang bukid ba yung style niya. Si Kapanalig talagang kakaiba ang mga iniisip niya. Ayan, magandang tanghali mga kautol. Ayan. At syempre, nandito rin si Ron. No? Ilang beses nyo na pong napanood sa vlog ko si Ron. No? Kasi siya po yung unang nakapunta dito. Yung ihinatid niya nga po yung mga sisiw. Tsaka yung itong yung incubator pa. No? Tsaka isa pa na mga kautol. Itong ipinadala ni Sir Robert na frog grass. So ito na po siya sir. So pasensya na po kayo dahil nga po yung ating mga manok pag diyan din ginagawang playground. Ginagawang playground. Yan. So mga kautol, pakisuportahan rin po natin yung YouTube channel ni Sir Robert Enriquez no, yung bossing Robert Enriquez po sir ano. Yan. Yan mga kautol, suportahan niyo, subscribe niyo ako then pag akyat ko diyan, so unsubscribe niyo. Eh palabiro rin to si sir. Yung akin naman mga kautol aliwan ko lang. Ang mahalaga ay sila yung mga suportahan niyo at yung akin talaga ay pinakalibang. Totoo lang. Kaya ako nagkaroon ng YouTube channel. Minsan kasi pag wala akong napapanood sa kanila, ako lang nagsasarili. Kaya nagawa na ako ng YouTube channel. Minsan kasi pag umuwihan sila, po naiinip talaga ako eh. Kaya ako na lang ang nagawa ng nung YouTube channel. Paano nakakapag-aliw din talaga. Hindi naman tayo palagay ko malabo tayo diyan sa ganyan. At nag-aaliw lang tayo. Ang mahalaga yung yung mga Kapanalig team. Suportahan niyo mga kautol. Ayan. Gusto ko rin po magpasalamat ulit kay sir dahil dinalhan niya kami ng bigas, may pang-ulam na naman. Saka mga kautol, ang totoo niyan, i-reveal ko na. Ako po yung talagang tatay nila. Magkaiba lang po sila ng nanay. Ito po yung panganay ko mga kautol. Si Guillermo ang pangalan niyan. Opo. Siya yung una kong anak. Kaso naghiwalay kami ng nanay niya kasi bakit po? Hindi ko pala siya anak. Pero ako po ang nagbuhay, ako po ang nagpalaki. Nagpalaki. Malaman lamang ko po ang tatay po pala niya ay isang mangangati. Kaya ang nangyari, nagkahiwalay po kami. Talagang hindi ko natanggap. Pero bagamat ganun, ay inaalay ko po siyang tunay na anak. Ayan, then nag-asawa po ako. Ayan uli, nagka-anak po uli. Ayan nun si Kautol.
yan po medyo nakaranas ng hirap. Dahil tinuruan ko siya kung paano tumayo sa sariling pa. Then ang bunso ko po ay si Kapanalig. Kaya po medyo prosigido yan, maliit pa, marunong nang dumiskarte. Nung maliit pa po yan, naderensya na po yun ng mga tanso. Bakal tanso. Yan po. Yan ang ano ang dahilan. Pero si Kapanalig po kaya medyo ano yan, madiskarte. Maliit pa po, napabayaan ko na nung maghiwalay po kami ng nanay ng mga yan ay yan po, inihabilin ko lang sa aming kapitbahay. Doon ko siya pinadedede sa kapitbahay namin. Binabayaran ko lang ng 8 pesos kada isang dede. Kaya yun ang ganyan. At mga kautol, paliwanag ko lang sa inyo ha. Wala pong ibang pwedeng humusga sa mga anak ko. Ako lang po. At kilala ko po ang mga yan. Doon po sa mga viewers, mga subscriber, ang hiling ko lang sana ay sila po ay talaga pong magkakaisa, talaga pong magkakapatid, kaya ako lang ang pwedeng humusga at sana patuloy ang ating pagsuporta sa kanila, solid natin kung ano man ang mga nangyayaring, hindi naman kasi sila perfecto mga mga kautol, sila may tao lang, kung nung mga maliliit po yan, nagsusuntukan yan eh, siyempre ngayon kahit pa paano, hindi man po pwedeng, hindi naman din sila nagkakatampuhan, kaya kung ano man ang nakikita ninyo, yun ay part lang bilang magkakapatid. Diba? Sir, hindi po kayo magugulat si Ma'am Aya nito. Baka magulat na lang kami pag tawag nyo ulit. May mga kalmot na kayo. Hindi, joke lang po. Yan po, yan. O, biro lang naman ni Sir Romo. Joke lang. Pero totoo yung mga kautol. Search nyo sa Google. Lalabas po ako ang tatay nila mga yan. Yan. So yun, magbanding-banding po muna kami dito mga kautol. Siyempre, first time na nakarating po ni Sir Robert dito sa Kampanalig. No, dahil noon pa man, sabi namin ni Utol no, kay Sir Robert, anytime pag gusto niyang pumunta dito ay talagang welcome po siya dito sa Kampanalig mga kautol. Alright, yan, good morning po sa inyong lahat mga kautol at karugtong lamang po ito ng aking vlog kahapon. Yan, so maraming salamat po talaga no, sa pagbisita no, ni Sir Robert tsaka nung kanyang anak dito kahapon, no, Sir Ron. So panoorin niyo na lang po no sa vlog ni Sir Robert no yung iba po mga kaganapan dito kahapon kasi nga po nagluto kami at syempre sabay-sabay po kaming kumain dito kahapon sa no sa kubo. Panoorin niyo rin po sa vlog ni Paring Karedet po yung ibang kaganapan mga kautol. So alam niyo si Sir Robert mga kautol. Talagang matagal na po naming subscriber no si Sir Robert. Simula pa lang nung ako'y nag-umpisa no dito po sa Kalaka no, sa pag-vlog, talagang lagi na pong nagko-comment yan no, sa aking mga vlog mga kautol. So maraming salamat talaga. At hindi na rin iba yung turing kasi sa amin ni Sir Robert mga kautol. Parang itinuring niya na rin po kaming parang niyang mga anak. No? Kaya nga po kahapon talagang nakakatuwa no, dahil sa loob ng halos mahigit 2 taon. So first time niyang nakapunta dito at nakapagbanding po kami kahapon. So bali nagluto kami dahil yung may dala po silang mga pang-ulam no, nagluto kami dito. At dumating rin po ang Tatay Cesar no, kaya yun, sama-sama po kami dito. Siguro nakauwi sila sir ay mga alas 7 na siguro mga kautol. So nakakatuwa naman. At yun nga po, sayang lang dahil wala po si Utol Kapanalig dito no. Next week pa po kasi ang balik ni Utol. Yan, so ano, ngayong umaga or ngayong araw mga kautol ay pagpapatuloy namin yung aming paglilinis dito kasi nga po mayroon pang mga area na mayroon mga ano mga kautol, mahaba pa yung damo. So ang gagawin ko diyan, padadaanan ko na lang po ng grass cutter mga kautol. So si Paring Karedet, no, busy siya doon sa aming kusina at nagsalang na po siya ng kanin at ako naman po no, ay magdidilim muna dito sa ano sa aming garden. Yan. So ganito po yung sitwasyon ngayon dito sa Kampanalig mga kautol. Napakaganda ng panahon. Salamat kay Lord dahil ngayong araw ay medyo malamig ang simoy ng hangin. So yun lang pong kagandahan talaga dito no, kahit sabihin nating mainit yung sikat ng araw ay medyo malakas po yung ihip ng hangin mga kautol. Kaya tuwang-tuwa rin po si Sir Robert dito kahapon dahil nga po sabi niya totoo pala yung sinasabi niyo na kahit na tanghaling tapat ay yung nga po malamig ang simoy ng hangin no, tsaka masarap magpahinga talaga dito sa kubo mga kautol.
Wow, sipag. And so ako'y magdidilig po muna dito mga kautol no, sa aming garden. And so ito po yung tinutukoy ko sa inyo mga kautol, yung sinasabi ko, padadaanan ko ng dress cutter. Yan. Yung mga damo na yan. Para lalong maliwalas. Yan, so panoorin nyo lang po sa vlog ni pare, no, ni pareng Kadedet yung aming paglilinis dito kahapon. Yan. So tinanggal na rin po namin yung ano dito, yung dahon ng lipa, no, dahil delikado nga po. Siyempre pag kami nag ano dito, naglilinis, baka masagi namin yung dahon, delikado mga kautol. Napakakatinon. At update ko lang po kayo, no, dito sa ibinigay ni pareng Jumong na marang mga kautol, malaki na siya, oh. At syempre, yung aming kalamansi, yeah, malaki na yung bunga. Yan. So ito may mga ano, may iba pa siyang mga maliliit na bunga. So nakakatuwa naman kahit papaano ay namunga siya. Oh, di ba? Tsaka ito may mga ano dito, yung kamuting baging. So pag meron kaming isda, no, pag nakapamili kami sa abayan po ng Kalaka, so dito po ako nag-harvest, no, nilalahok namin sa tinulang isda mga kautol. Tapos nag-stack naman ako ng tubig dito, hindi dito sa may palanggana, kasi yung mga manok namin minsan umakyat pa doon sa may ano, sa lababo. Kaya ginawa ko, naglagay ako ng tubig dito sa may palanggana para dito na lang po sila uminom mga kautol. Yun. So yun po yung aming nalinisan kahapon. Napanoorin nyo lang po sa vlog ni paring Kadedet yung aming paglilinis dyan. Kasi talagang nakakatakot mga kautol eh, dahil mahaba na nga po yung, mataas na po yung mga damo. So hindi natin alam, baka mamaya eh may ahas na pala, diba? So mas maganda talagang malinisan siya. Alright, so time check po tayo mga kautol. Alas 8:46 na po ng umaga. At nakatapos na po kaming kumain ni paring Kadedet. So nandito rin po si Tatay Jaime kanina, tsaka ang Tatay Cesar, kararating lang din po. Yan, kumakain na rin ng ano, kanyang breakfast. Yan, so pakisuportahan po pala natin yung YouTube channel ng Tatay Cesar. Ano nga pong pangalan ng ano nyo, Tay? Kuya Cesar. Kuya Cesar TV? Yan. So ilalagay ko na lang po no, sa ano, sa description po yung link ng kanyang YouTube channel, no. Paki ano natin, subscribe natin at pakipanood po natin yung mga vlog ni Tatay Cesar. So bababa po muna ako doon. I-check ko doon sa kwarto yung grass cutter mga kautol, no. So i-testing ko no, kung kaya ko siyang paandarin. Kasi si Daddy lang po nakakaano niyan eh. Nakakapaandar eh, wala pong Daddy dito. Shoutout kay Daddy Oms. Sa sunod na araw papasyal kami diyan. Susubukan kong paandarin ang grass cutter no, para ma ano na siya, mapadaanan ito dito mga kautol, no? Para maganda siyang tingnan. Pantay na pantay ang mga damo. Oh, di ba? Magandang tingnan. Yung inayos namin kahapon. Dito na yung freezer, yung ref. Pero ano lang yan mga kautol, pansamantala kasi. Sigurado pag dumating si utol, papalipat niya yun dito, no? Dito po kasi yung ano, lamesa, tsaka isa pa, wala pang saksakan. So ito lang po yung nalagyan ng daddy dito eh. Kasi yung TV, pag napaayos yun, dito yun ipapakabit mga kautol, no? Dito namin ikakabit yun. Diba? Maganda pag may mga ano na dito, may mga upuan, sofa. So ito na po yung aming grass cutter. Yan. At testing ko muna mga kautol, no? Kung kaya natin siyang pandarin. Kasi medyo matagal na rin hindi po napandar ito eh. Baka ang dali ko talagang nag-ayos ito. Diba? Yun lang. Walang gasolina. Wala lang gasolina. Wala. Walang gasolina mga kautol. Diba? Bibili pa kami ng gasolina muna. Pero dito ko na lang siya, no, lalagay sa labas. Papatong ko dito sa may lamesa. Mare ko i-under naman siya. Ano na, pag may gasolina.
So, yun. Diyan ko muna siya ilalagay, mga kautol. At mamaya, no, ay pupunta kami ng boundary, no, para makabili po ng gasolina. Yan. So, tara. Yan. No, diba? Yung mga sinako namin, mga kautol, no, diyan po namin siya nilagay. Tapos itong mga aming mga drum, no, kailangan siya malinisan ulit. Dahil meron nga po mga semento. Tsaka ito nga po yung tinutukoy ko sa inyo, mga kautol, yung sinabi ko sa inyo, kailangan po namin siyang isako ulit, no, dahil mga ano na nga po, marupok na yung kanyang mga sako. Yan. Kailangan siyang irisak. Tapos yun nga po, napag-usapan nga po namin ni Paring Kadedet na itong mga hollow blocks ay dito na lang po namin ilalagay sa ibaba, mga kautol, no, dito sa gilid na to, no. Tapos yung mga buhangin, no, pwedeng dito, no, sasalansa namin siya dito. Kasi nakaano eh, nakambalang siya sa may right of way. Tsaka ito, isasako rin po namin ito, mga kautol. Kailangan rin po namin isako ito. So wala namang problema, at marami pa naman po kaming sako dyan, yung binili ni Utol kay Paring Kanoy. Ah, diba? Ayos. Okay, maliwalas ang paligid. Walang gasolina, pre. Walang gasolina. Alright, yun. So, time check pa tayo, mga kautol. Alas 10:09 na po ng umaga. Yan. At tinatapos ko lamang po yung aking ina-upload, mga kautol. Dahil bibili nga po kami ng gasolina, mga kautol, no? Na para magamit ko po mamaya yung grass cutter, no? Para malinisan ko na po itong dito sa may harap ng bahay ni Utol. Tsaka isa pa, pupunta rin po kami kila, no, kila Nanay Luz, no, dahil tumawag nga po si Nanay Luz kahapon, mga kautol. At meron nga po siyang pinaparabis sa amin, no, dahil marami nga pong bunga yung kamyas doon, no, doon banda kila Maring Rubilin. So, yun, harvestin namin, tapos ibibilad namin ulit. Kasi nung nakaraan, mga kautol, nanguha nga rin po kami doon sa kabila. Ang problema lang, kasi umuwi rin po ako ng Lipa, ay hindi nga po siya naasikaso rin. At ang isa pa doon ay naabutan po siya ng ulan. Kaya nano siya, mga kautol, na bulok. So sayang laang. So sa ngayon, dahil nandito na rin naman po ako at medyo tatagal po ako dito sa Kampanalig, at yun, maasikaso ko siya ng maayos, no? Tsaka sa ngayon ay tuloy-tuloy po kasi yung ano, yung sikat ng araw, kaya mabilis lang po yun matuyo, mga kautol. Yan. So papasyal po kami doon mamaya, no, kila Nanay Luz. Tsaka yun nga po pala, mga kautol, talagang nakakatuwa, no, dahil nagkaroon po kami ng mga kaibigan, no, katulad nila Sir Robert at nila Daddy Oms. So yun nga po, kahit hindi po nila kami kadugo or sariling anak, ay tinuturing po nila kaming parang mga tunay nilang mga anak, mga kautol, no. So katulad nila Tatay Cesar, ni Tatay Roman, no, Daddy Oms, and Sir Robert nga po, no, sila Tatay Jaime dito, no, sila Kuya Terry. And parang hindi na po iba yung turing nila sa amin, no. Halos parang kamag-anak na rin po yung turing nila sa amin, mga kautol. Kaya yun, nakakatuwa na ganun, na meron tayong mga nakilalang mga tao, no, katulad po nila. Yun, so time check po tayo, mga kautol. Alas 2:22 na po ng hapon, at katatapos ko lamang po maligo, mga kautol, no. So nakasurvive rin naman. So mabuti na lamang po, no, merong naka-stack na tubig dun sa may timba, no, dahil nga po yung tulo ng ano, ng gripo ay or yung tubig sa gripo, mga kautol, ay napakainit. Kaya yun na lang pong pinaligo ko yung isang timbang ano, tubig. Tsaka si Paring Kadedet ay yun, pumunta na sa siya at maliligo na rin siya. Dahil nga po bibili kami ng gasolina, yung gagamitin nga po para doon sa may grass cutter. Tsaka pagkatapos naming bumili ng gasolina mamaya, ay didiretso po kami kila Nanay Luz para mabisita po namin yung alagang baboy, no, ni Utol Kapanalig tsaka ni Nanay Luz. Yun, mga kautol, si Paring Kadedet nakatapos na rin maligo. Para napapahiya ko doon sa CR, ha? Lamig ano? Big, para nilaga. Pwede ka na magkape. Diyos ko po, ang init. Dapat talaga makapag-stack tayo ng tubig doon sa may drumper, ano? Oo. Ah, hugasan ko yun, par. Dapat pamidala ko 3-in-1. Ah, mabuti na lang kanina, sabi ko ba, mabuti't merong lamang tubig yung ano, yung timba. Dinagdagan ko na lang,
dahil medyo malamig nga rin po yung tubig kanina, yung nasa timba, kaya dinagdagan ko doon sa may ano, sa may gripo. Yun. At kami magano lang, papahinga lang ng konti mga kautol. At akyat na po kami doon sa itaas, no, para makabili ng gasolina, no, para magamit na po namin yung grass cutter bukas. May testing ko muna, no. Kasi si Daddy lang po nakakapagpaandar niyan mga kautol. So check ko bukas, sana nga po gumana. Para matapos na nga po ito dito sa paglinis mga kautol. Para kami ni Paring Kadedet ay makagala din. So, yun po pala mga kautol. Update ko lang po pala kayo kay ano, kay Kayumot. No, si Kayumot ay nakaluwas na po siya, no, galing ng Simara. So, nandito na po siya, no. Or nandoon na po siya sa may Taytay Rizal. Doon po sa kanyang kapatid. So, yun. Magpapahinga lang po siguro ng mga ilang araw yun. Tapos uwi rin po ng Lipa, no. Pag nandoon na siya sa Lipa, tsaka ko na lang siya susunduin mga kautol, no? Para makarating na po siya dito sa Kampanalig. At syempre magkasama na kaming tatlo dito ni Paring Kadedet. So si Utol Kampanalig naman, baka next week nandito na rin po yun mga kautol. So tara na mga kautol, at kami akit na po dun, no? Kila Loni, let's go! Kita nyo mo si Paring Kadedet, fresh na fresh yan. Maligamgam na tubig. Ang mainit na tubig ang pinaligo. Ah, parang pwede ng kaliskisan, ha? Tara. Ayun yung blahibo. Ah, papasyal tayo doon kila Nanay Luz mamaya. Pero, bibili muna kami ng gasolina. Unleaded. 1 litro. Okay na yun. Ito muna, susi na iwanan. Naku po. Susi ng motor? Oo. Oo pala. Tara. Nandito na si Paring Kadedet. At nakuha na niya yung kanyang susi ng kanyang motor. Yan, so ito na po yung nilagay naming pinaka-poste dati dito mga kautol, no? Nung itong poste ng gabay. Nabuhay na siya, no? Nabuhay na. Exercise muna tayo. Kuya Turi! Ano yung project mo dyan? Ang ginagawa nyo? Dito ho sa taas, bibili ng gasolina para sa grass cutter. Mas ka Terry, gumagawa ng nagbibiyak ng kawayan. Gagamitin daw dun sa ano, sa pigiri. Nilinis na rin na bayaw yung kanyang lupa dun, oh. Wala ng bunga ang himbabao. Diba kaya naglinis yun? Ha? Yeah. Siya naglinis niyan. Yeah. Sayang yung ano dyan mga kautol. Yung tuta. Hindi na nahuli. 5 ta. Dyan, 5 piraso yun pre. Oh, 5 ta. Yan, dyan na lang pag-alagala sa ibaba. Nakakatakot rin namang hulihin kasi malalaki na. Maagat na yun. Parang kaidaran ni ano yun, eh. Ni Peklat. Kita mo si Peklat, ang laki na. Kaso lang problema kung anong kinakain nila dyan sa ibaba. Ano nga rin kay Peklat? Bakit hindi si Mama? Ay, tulog, eh. Saan ka matulog, eh? Malapit na kami dito kila Kuya Loni. Maliliit lang. Piko ba yan? Oh. Aso maliliit. Ayan, daming bunga, oh. Asim yan. Wala po pala kayong tindang halo-halo na sa ngayon. Oh, kita nyo naman, oh. Kung gusto nyo bumili ng ano dito, mga damit. Dito kay Ate Josephine, oh. Dami yan, oh. Pili lang kayo may t-shirt. O, sando, tamang-tamat mainit ang panahon, no? Galing UK. Galing UK. Nuggets. Magkano po yung ganito, ate? Ano? 70. O, 70 pesos lamang po. O, may pambabae. Meron rin pong panlalaki. ano naman to? Ay! Mga short. Pandalaga. Pandalaga, o. Oh. Pangkasal wala. Mga taga, ano, mga taga Tamayo, punta na po kayo dito, o. Oh. Jogging pants. Oh. Pag tayo, ano, manggubat. Oh.
Yung ganito ate, magkano po? Yan, 100. Oh. Nagtanong lang naman talaga kami kay ate. Hello baby. Mm, yung mga short. Ayos na ayos tong pwesto na ate dito. Parang gusto ko ang nabuo eh. Kaso lang kalahati eh. Pagkaganito, manananggal. Ah, alam ko na. Ah. Nasa kubo yung kalahati niyan. Oo nga pala, doon kila ano. Maring Rubilin. Oo, naroon ang kalahati niyan. Ay di, kuhanin mo na yun, ibigay mo na kay ate. So nakabili na po kami ng gasolina mga kautol. Pababa na po kami doon kila ano. Pababa na po kami kila Tatay Roman. Pero yung isa kong kasama. Uy! Uy! Tama na yan! Uy! Tama na yan! Aray! Oh! Kanino kaya yan dyan? Ha? Tara na! Okay na yan! Sarap nito mga kautol oh. Yan pa pre oh. Uy. Yan pa isa oh. Ito pa oh. Yan. Alright. Yan na limit mo? Oo. Ito dalawa. Wala na. Doon po muna kami kila Nanay Luz. Bibisitahin namin ang aming mga pamangkin. Hello, saan kayo pupunta? Bibili kayo? Tara. Let's G. Bisitahin natin. Uy, delikado to dito. Naku po. Isang pagkakamali mo lang, naku po. Daos-dos ka di yan. Dulas pa naman. Hindi kaya tayo pa barangay nun? Yeah. Nang maka tayo eh. Mangga? Oo. Ha? Akin tatay ba yan dyan? Tara. Dito na kami kila Nanay Luz. Doon sa kabila, marami rin bunga yung mangga doon, mga kautol. Tames. Tames? Ito po. Wow. Green na green dito kila nanay. Nay! Yun. So, nandito na kami sa bahay nila nanay. Ang daming. Ay! Nay! Nay, meron rin po pala kayong pansit-pansitan dito oh. Kaya nang hindi ko yun inaalis eh. Hmm? Pre oh. Gwaro na yan. Pansit-pansita. Hindi ka pa nalagin dito. Hindi pa po, baka mga lunes pa. Ang daming isla na namin. Hindi ko pinubuno, gawa nga na yan. Eh kung sa tuwa, kung hindi ko alam na kailangan mo yan, matagal ko nito nabuno. Ayan, dami mga kautol. Ayan. Malinis naman yan, nasa ano. Si Concho. Itinali muna nila nanay kasi nga po bawal yung yung mga asong nakaalpas, nay no? Pinagbawal po. Okay, maano. Tatakot ako ng lupa doon, sinasaka ko. Naos-os. Tara, bibisita muna ako doon sa ano nanay. Doon sa aking mga pamangkin. Saan? Aba, nay, di ba na? Narbisa na po ito nung nakaraan. Ang dami na namang bunga. Ayun o. Sa lalim ang dami rin. Akala ko kung naubos na ito. Hindi. Nakapamula lang eh. Ang daming bunga mga kautol o. Oh. Nanganak na po yung rabbit, Nay? Nagiging pa yung... April 15 nanganak. Ito ha, yung rabbit? Tatlo yun anak. Ay patay. Patay lahat. Naku po. Sayang. Siguro nila hello. Ba yung mga patay, nabit gayon. Kamusta kayo? Ay, yung sabi ko, ay. Sayang. Ito yata ang ginawa ni nanay ah. Nilagyan ng step. Yeah, ginawa. Hello, Luwa. Hello, Purya Buyag. Ha? Kamusta ng mga baby mo?
Dik. Kamusta na mga baby mo, Luwa? Okay, yata. Dik. Yun si Piraso po, Nay. Ano po? Ikalat na naman. Yan, kin si Piraso yan, mga kautol. 13 na lang. Ah, 13 na lang po, Nay. Pero marami pa rin yan. Tita mo. Dik. Ikalat na naman. Hindi pa po ito na ano, Nay. Ha? Tawag ito. Yung nakapon yung iba. Ah, nakapon na ni Kuya Terry? Ah, hindi. Sino po nagkapon? Taga yung manog ni David. Ah. Si Michael. Wow. Ang ganda ng ano nyo, ha? Higaan nyo, ha? May kwarto sila. May kwarto-kwarto pala kayo dito, ha? Pag nainitan sila doon, lilipat sila dito kasi nga, ano to eh, sahig, yung sahig po ikawayan. Sino yun? Binili ko na yung pakain ng mga bihik at saka yung sa painom. Yun po yung pinapainom po ninyo, Nay. Para sa mga biik lang po. Bigay mga nag-ano yan, nung pinainom ko noon, buti na lahat nakuha. Medyo lumambot yung dumi. Lahat sila. Yun, no? Sa Luwa, oh. Luwa! Oh, ang daming sili, ah. Dami doon, Luwa. Nakuhan lahat. Nakapos, sa dami yun. Dami nga. Pwede kayo papatulin ko para sa muli ng panin. Yan. Hindi ko nga alam po ito. Ito ako yung hinahin sa bunga. Dami. Ang laki ni Luwa. Mayat na nga. Sa dami na nga, baby. So time check po tayo, mga kautol. Alas 3:36 na po ng hapon. At yun, salamat kay nanay at pinahiram si Concho. Doon muna siya sa amin. Ha, Concho? Doon ka muna sa kubo. Ibabalik na lang kita sa susunod na araw. Na? Bu? Kanina, paikot-ikot siya doon sa puno ng ano eh, kakao eh. Tara. Tara na. Sige, Nay. Bye-bye, Concho. Si tawag nito? Si Peklat, kailangan na rin itong mabilhan pala ng tanikala. Sana. Uwi na tayo. Dito ka muna sa kubo, ha? Tara. Tara. Lakas ng hangin. Tara. Dito ka muna. Concho. Dito ka muna, ha? Tali muna kita dito, ha? Yan. Bawal ka pa kasi umakyat dun eh. Kaya dito ka muna. Yun, mga kautol. So okay na tong gasolina na nabili namin ni Paring Kadedet. Siguradong matatapos na pa yun dyan bukas, ano, maano na namin yan. Mapapadaanan na ng grass cutter para maganda na po siyang tingnan. At syempre, dito muna si Concho sa amin. Na, diba, Concho? Dito ka muna, ha? Para may kasama kami dito, ha? Ah, si Paring Kadedet nagre-ready na naman ng kanyang paboritong sausawan. At syempre, yung kanyang paboritong mangga na napaka-asim. My God. Namit. So time check po tayo, mga kautol. Alas 4:33 na po ng hapon. Yan, at ako lang po mag-isa dito sa kubo. Dahil umuwi nga po muna si Paring Kadedet, no? Dahil siya po yung nagbubukas ng linya ng tubig doon na nagsusupply nga po doon banda kila Tatay Cesar, no? Dahil meron pong oras no yung pagbukas. Dahil yun nga po, mahina na po yung supply ng tubig dito banda sa May Matepok, mga kautol. Pero babalik rin naman po siya dito, no, mamaya. Yan. So ako naman po, nagre-ready na ng aming pagkain, no, para mamayang hapunan. Yun, bukas ko na lang po, mga kautol, no, ipagpapatuloy yung paglinis dito sa ibaba, no, gamit po yung grass cutter. At si Paring Kadedet naman, so panoorin nyo na lang po sa kanyang vlog, no, yung aming gagawin bukas, no, doon sa ibaba, no, sa aming tambayan. At yun, mga kautol, bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog dahil nga po mahaba na nga po ito, no. So gusto ko lang po palang i-shout out, no, si Sir Menbel Acosta,
no? Si Sir Robert Enriquez, yan sir, maraming maraming salamat po talaga doon sa inyong dinalak hapon. At syempre kay Ron, no, doon po sa anak ni Sir Robert. At syempre kay Ma'am Aya, yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? Yun, so bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog, mga kautol. At maraming maraming salamat po, no, sa inyong pagsubaybay hanggang dito po sa dulo ng aking video. Yan, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat, no, sa inyong patuloy po, no, pagsuporta po sa aking munting YouTube channel. At syempre ganun rin po sa amin sa Team Kapanalig, no, sa aming mga minamahal mga viewers, no, dito po sa Pilipinas at ganoon po sa abroad, no, sa amin po mga silent viewers at ganoon po, no, sa aming mga minamahal mga sponsors po sa Team Kapanalig. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po, mga kautol. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.